Dito na guys, sa scam tayo. Ito. Post mo yung ano niya. Topic sir. Post mo. Magkano ba yung fare niyan sir? May note siya. Ito, maging aware tayo dito kasi may scammer to yung babae na to. Babae yan boss. Oh, nakausap niyo to sir? Nakausap po, nandun ako. Sa ano, sa pickup. Pickup si Real Vesta. Sabi ko ma'am, nandito na ako. Oh. Ay sige kuya, sige kuya. Oh. Maya maya, tumawag ulit ako siya medyo matagal-tagal na eh. Ilang minuto na eh. Oh. Ma'am, ba't ang tagal mo wala ka pa rin dito? Ay kuya, naglalakad pa kasi ako. Ba't kung lalakad ka pa, dapat dyan muna pinihin sa lugar mo. Pero doon sa address ng bahay niya, hindi mo nakita na tinanong mo ang pangalan niya kung may nakalala. Walang pangalan doon. Wala nakatira. Kasi yung nangyari, CO dito na 1650, tapos yung retail price ko is ano lang, 945. So yung ano doon, pinasend niya na sa kanya kasi ganyan, COD naman. Oh, ganyan din yung nangyari sa amin, sir, ina-scam din na ganyan. Siya, big scam na siya. Ako, wala namang problema sa akin eh. Kung ibabalik yung item, basta kumpeto. Kahit legit niya, kayo yung mga kawawa dyan eh. Oo, oh, kami ang kawawa. Oh, pero kung hindi legit na sealer, pag naka-sell na, kayo yung kawawa kasi nag-abono kayo si Odin. Alam ko yung kalagayan mo kasi rider din ako yan. Kompleto naman. Oo, oh, alam ba? Pinatanggal niya pa yung label dito kasi may resale na pa. Ito sir, ibabalik ko yung ano, yung abono mo, 1650. Pero ganito na sir, sa kahit sabihin natin may additional pa yan ng adjective. Wala naman siyang adjective. Wala siyang in-adjective. May picture pa nga sa akin, isa cash out na sa 10 piso lang sa 500. Sabi ko dito ano eh, 15 peso. Nakalupit ng tao yun. Nawalan din ako. Pero siyempre ano eh, nagigit-lesson na rin sa atin. Salamat po. Thank you. Thank you. Buti nabalik pa yung ano natin yung item at si Ryder na ibalik din natin yung pera. Ganun talaga sa business, kaya maging aware kayo sa mga buyer. Lesson learned na rin to sa atin yung mga small time na sale. So umpisa pa lang sa kalalangan ng pagbibusiness.